Happy Sunday mga Parsi at Marcy! This is your Mommy Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa akin, ay baka naman. Kaninong umaga nga ang inuna ko lang linisin itong CR namin. Pero kagabi bago ko matulog ay binabaran ko na to ng Sonrox at saka powder na sabon. Tulad nga ng sabi ko sa inyo ay once a week nga lang ako naglilinis ng CR tuwing Sabado or Linggo. Binabrush ko nga lang yung dingding pati nga itong sahig. For the tipid nga muna ang Mommy Roxanne nyo ngayon dahil wala pa akong pambili ng Domex kaya naman Sonrox itong pinambabad ko ng bowl namin. Diyan nga ay binabrush ko na nga itong sahig ng CR namin tapos sinunod ko na nga itong bowl. At dahil may nagsasuggest nga nalagyan ko daw ng wallpaper itong pinto namin dito sa CR kaya naman kanina ay napacheck out na ako sa Shopee. Tatlong foam bricks nga lang muna yung in-order ko kasi nga yun lang yung carry ng budget ko ngayon. Paano, dalawang buwan nga yung bayaran namin ngayon sa kuryente. Tapos sumabay pa na may toga picture sila Gia ngayong Martes. Kaya naman isiningit ko nga lang yun sa panggastos namin para naman hindi nakakahiya itong pinto namin tuwing maglilinis nga ako ng CR. So yun, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nabrush ko na nga yung tabo namin at sinunod ko na nga itong timba. Hindi kasi yan pwedeng hindi may sama sa paglilinis kasi maninilaw. Nang mabalawan ko nga itong timba at saka tabo ay sinunod ko na nga rin balawan itong buong CR namin. Kung mapapansin nyo yung pinto namin dito sa CR ay may dati na siyang wallpaper kaso nga lang ayan gunit-gunit na. Nang malinisan ko na nga rin itong lagayan namin ng sabon tsaka toothbrush ay ibinalik ko na nga rin dito sa loob ng CR. Pagkatapos ay sinunod ko naman dito sa may kusina yung lagayan ko ng mga condiments. Pinagpupunasan ko nga muna yan bago ko nga ibinalik dyan. Hindi ko na nga isinama yung video ng pagpunas para hindi masyadong mahaba yung video ko. Baka kasi nabuboring na nga rin kayo dahil panay flex ko nga dito sa may kusina. At maya maya dahil gising na yung mga anak ko kaya naman ito magluluto lang ako ng sardinas. Nang mahiwa ko nga yung sibuyas ay nagpainit na ako ng kawali, naglagay ng mantika, sabay ginisa ko na nga itong sibuyas at sinunod ko na nga itong sardinas. Dinurog ko lang ng konti tapos nilagyan ko ng tubig at saka asin. Ayan nga yung ulam namin pag ganitong pecha de peligro na. Paano, hindi pa sumasahod ang daddy kaya naman ayan muna ang ulam namin, sardinas. Nang matapos nga kaming kumain ay sinunod ko na nga itong mga tupiin ko. Buti na nga lang at natuyo to lahat kahapon dahil maulan nga ngayong araw. Tama nga lang yung decision ko nung nakaraan na bumili ng sabon kahit alam kong kakapusin yung panggastos namin. Dahil ang hirap naman talaga magpatuyo ng damit pag ganitong nag-uulan nga. Ayoko na kasing antayin yung sahod pa ni daddy bago nga ako bumili ng sabon. At finally natapos na nga rin ako sa pagtutupi kaya ito pinaglalagay ko na nga rin dito isa-isa sa mga drawer namin. Inuna ko nga lang itong mga short ni daddy tapos sinunod ko itong mga damit niya. Dati nga hindi naman ganyan yung pagkakatupi ng mga damit namin pero natutunan ko nga yan kay mami kay para nga magkasya lahat itong damit namin. Sa totoo lang dati talaga namang problema ako dito sa mga damit namin kasi nga hindi na nagkakasya, napakarami na. Dahil nga nung nag-ukay-ukay ako, ang daming kong ang pinagkukuha kaya ayan, napakadami na naming damit. Mahilig din talaga ako dati sa ukay-ukay kaya naman na-addict nga ako nun sa kakamain. Magpahanggang ngayon eh, puro ukay lang din talaga yung mga damit na sinusuot ko at hindi talaga ako nakakabili ng brand new. Dahil bukod sa mura yung ukay-ukay ay napakagaganda pa rin naman. Kailangan mo lang din talaga mamili ng medyo maganda-ganda at pag nalabhan na yun eh, para ng bago. So yun, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko, ang dami ko na naman daldal, charot. Ayan nga yung damitan ng bunso ko at ayan nga't nagkagulo-gulo yung damitan niya. Hinahayaan ko na kasi sila kung ano yung gusto nilang isuot na damit. At eto na nga yung pinakahuling ilalagay ko, itong mga tuwalya namin. At yun nga, hindi pa nagkasya yung tuwalya ni Gia kaya nilagay ko na nga lang yun sa damitan niya. At nitong pag-uwi nga ni daddy, bumili nga kami ng tinapay. Shoutout po kay Tit Pirocho Lipalam from Zamboanga del Norte. At sa mga gusto pa pong magpa-shoutout ay comment lang po sa ating comment section. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.